Good day mga idol! Gusto nyo bang magpike sa MOA pero ayaw nyong magmukhang newbie? Tamang-tama, meron akong apat na tips para sa inyo. Sigurado, after nyong panoorin yung video na to, para na kayong veterano sa MOA. Plus, tingnan nyo rin kung gaano kabilis ang scooter na nakasabay ko. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Dude. Enjoy! Hello mga idol! Good morning! Welcome to Mall of Asia! Well, Mall of Asia Loop. So, dito yung training ground namin pagka umaga. So, paano ba yung MOA Loop na tinatawag? Paano ba yung ruta nito? So, yung ruta nito, bali 2 kilometers long. Okay? So, one stretch, 1 kilometer, then mag-U-turn ka. After mo mag-U-turn, another 1 kilometer. So, ito yung unang U-turn. Yan. Yan ito yung unang U-turn. Ito yung itsura niya pagka pinapanood niyo from the sideline. So, ito na mga idol, yung susunod na U-turn. So yun lang yun, dalawang U-turn at dalawang straight. Bale, sa straight na to, merong dalawang kanto. Pero mabait yung SM management, nilagyan nila ng cones para iwas aksidente. So yung mga sasakyan, hindi pwedeng mag-cross. Ito nga pala yung teammate ko. Sige. So yung mga sasakyan, hindi pwedeng mag cross doon sa may kanto, so it's safer para sa mga siklista. Ayan mga idol, ito yung unang kanto. Meron siyang mga cones kung napansin nyo, para yun sa safety ng mga riders. So para ginawa talaga siya or nilagay talaga siya para sa mga nagbabike dito. Nilalagay yung cones starting 5 a.m. at tinatanggal din siya ng mga 8 a.m. Yung iba na intimidate sa pag-ride dito sa MOA kasi sabi nila mabibilis daw yung mga tao. Hindi naman, kanya-kanyang pace dito. Pero generally, merong dalawang klase ng peloton na nabubuo. Una, yung fast group, at saka yung pangalawa ay yung medium group. Depende sa lakas mo kung kanino ka sasama. Pwede sa fast group kung kaya mo, pwede rin doon sa medium. Ano ba yung bilis ng fast group? Nag-range yan from 38 to 45 kilometers per hour yung takbuhan nila. Yun namang medium, syempre below that. Pero usually nasa 35. Endurance ride lang. So yan yung dalawang klaseng peloton dito sa MOA. Minsan-minsan din, merong nagmo-motor pace. Sila Coach Gado, tsaka yung Team Francia, yung team ko. Kanina nag-motor pacing sila. Hanggang ngayon, mo-motor pacing sila. Hindi ako sumama kasi medyo last spot pa. Ano pa yung itsura ng fast group? Andito, papakita ko sa inyo. So mga idol, parating na yung fast group. Nasa likod ko. Medyo ingat tayo. Kami ba yan? Ayan nila, tutulin. Champion, no? So yun yung example ng fast group. Single line sila kung nakikita nyo kasi kapalis ka sa linya, medyo mahirap pumadyak. Coach! Good morning, idol! Good morning! Kasama ka ba kanina dun sa fast group? Oo. Kumalas ka ba? Kumalas ako. Matulin? Ano takbuhan nila? Ano takbuhan nila? 40, 42 eh. Ito mga idol, isang halimbawa ng fast group na nasalihan ko dito sa MOA. Ang takbuhan nasa 45.6 kilometers per hour. So, asa halimaw level na almost. Hindi lang mga road bike ang matutulin dito, meron ding mountain bike. At hindi lang puro amateur, meron ding pro katulad nitong mama na nasa harapan ko. Hanap tayo ng medium group. Usually, nabubuo ang medium group
mga 6:30 to 7. So ito yung motor pacing ng Team Francia. Alam ko hindi sila masyadong matulin ngayon, medyo recovery lang si Ma'am Cathy. So try nating sumabay. Ito yung matatawag na rin natin na medium paced peloton. Ito na lang. Dapat kami sandali dito. Ayan, takbong 36 sa medium pace peloton. So mga idol, takbong 40 na ulit. Minsan yung medium group, pwede yung mag-upgrade to fast group. Siyempre mga idol, ang pinaka-paborito kong medium pace peloton ay yung peloton ng Francia. Usually kasi atakpuhan namin dito nasa 33 to 37 kilometers per hour lang. Sakto lang siya para sa endurance pace at saka nakapagbidahan din kami. Unlike kapag nakasama ako sa fast pace peloton, talagang walang usap-usap. So ano ba yung basic rules sa pag-ride dito sa MOA? Sa ruta na to, merong 3 lanes. Usually yung fast lane ay dito sa inner lane, okay? And then yung slower lane dun sa middle lane. And yung mga sasakyan dun sa may third lane, dun sa outer lane, pinaka outer lane. Bago kayo mag-switch ng lanes mga idol, make sure na tumingin muna kayo sa likod. Yan kasi yung common cause ng accident dyan sa MOA. Kasama ko dito si Miss Eloy Regaliza. Nakita nyo mga idol, lumingon siya bago mag-swerve. So yun yung dapat na ginagawa ng mga riders dito. Pumunta naman tayo ngayon sa basic rule sa U-turn. Kung ikaw ay didiretso, huwag kang dadaan dito sa inner lane. Yan yung isa sa mga common mistake. Dapat dumaan ka dun sa outer lane para maiwasan natin yung aksidente. Huwag din kayong hihinto sa U-turn mga idol. Hindi kasi kayo nakikita nung mga nag-U-turn, kaya malaki ang possibility na mabundol kayo. Sa pagsama naman sa peloton mga idol, the general rule is sa likod ka muna pumunta. Pero in this case, si coach pumasok siya sa gitna kasi pinagbigyan siya ng rider. Nangyari yan kasi kakilala namin yung mga rider sa peloton na yan. Ako, hindi ako nagpumilit na pumasok sa gitna. Hinintay ko na makaraan yung peloton and then dun ako nagpunta sa pinakalikod. Pagdating naman sa facilities, dito sa MOA, merong maraming kainan. Meron ditong 7-Eleven, merong Mica Cafe, at marami pang iba. Meron ditong police station. Yan, police station yung nakikita nyo na yan. So, alam nyo na safe talaga yung lugar. Meron ding CR. Diyan sa may building na yan, may CR. Doon sa may building ng police, mayroon ding CR. Actually, may hotel nga rin dito eh. Pag napagod kayo, pwede kayong matulog dyan sa may Conrad Hotel. Yan naman, Starbucks yung ilalim niyan. So hanggang dito na lang muna mga idol. Thank you for watching. And kung nagustuhan niyo yung laman ng video ko, please consider liking and commenting na rin. And please also consider subscribing. Nakasabay ko yung naka-scooter na to kanina. Una, ang takbo niya ay 35 kilometers per hour lang. Pero nung nalaman niya na nakatutok ako, bigla siyang tumulin, nag 40 kilometers per hour. Ang galing, ang bilis pala ng scooter na ganyan. Hanggang sa muli mga idol, peace!